Taipei 101 is also actually a high-end shopping mall. To Louis Vuitton. Sana dumating sa point, makakapasok ako sa mga Louis Vuitton. Hindi ko natitinan yung price at makakabili ako ng shop. Dami talaga ng taong naghihintay dito sa Din Tai Fung. The Shaolong Bao. Pindi. Mga tirador ng free taste. So that's the ultimate kuripot tip. Hoarding itong beshi ko. Shopping galore. Oh my goodness. Thank you. I think this is the sikat na pasalubong from Taiwan. You are my parents. Mas magandang conversion kapag nag debit or credit card. I don't think we should require ourselves to buy gifts, but it's nice to give gifts. I think that's your love language, giving gifts. Yeah, like for example, let's say I have 15,000. If I'm gonna spend it for myself, I don't want to. But if it's for another person, okay, go. Pagkano, nakatanda ko na din ng pasalubong, kahit no matter how small, parang hello guys! Ni hao! So nandito tayo ngayon sa Taipei 101, formerly the tallest building in the world noong 2004 until 2010. So tara, pasok tayo. Pasukin natin itong Taipei 101. So this is Dave, the Kuripot Traveler on Facebook. So nandito tayo ngayon sa Taipei 101 again. And itatry natin itong Din Tai Fung. So the very authentic Din Tai Fung na talagang tingnan nyo ang daming tao, but we're willing to wait. Guys, kapag magpupunta kayo sa Taipei, pwede kayo mag-book sa Klook ng iba't ibang activities using my promo code din kasi doon kayo makakamura, Dave Gino. Kayo willing to wait ba kayo? For authenticity. 35 po inaantay natin. 35 people? So pwede tayo mag-scan online order. Okay. Pwede mag-ano? Pwede naman mag-order. Ah, okay. So makakakain tayo. So mga 2 hours na waiting time. Oh. Grabe, 7:07:08. Ayan, mga 2 hours na. Sorry. Tapos guys, ang dami talaga ng taong naghihintay dito sa Din Tai Fung. Ito ang bungad ng Taipei 101 kapag pumasok kayo. Estelle, why is Din Tai Fung famous? Shaolong Bao. When we talk about Shaolong Bao, dramatic Din Tai Fung. Eto na, McDo. Daming kayo nandito sa Taipei 101. May Korea barbecue. Magmamakdo ba kayo? Explore lang muna tayo. And may Hawker Chan. Sabi ni Claude, may Michelin star yan na nasa BGC. Lunch kasi eh, kaya ang daming people. Thai sushi. That's so Japanese. Nandito tayo sa Mr. Donut, guys. Tapos, yung presyo dito ay 100 pesos for one donut. Oh, ice cream? A cupcake? Muffin. So tayong kukuha, hindi sila. Self-service. Naghanap po ko ng matcha na Mr. Donut kaso wala sila. Wala ka matcha eh. Baka may iba pang Mr. Donut dito. You bought donuts and the buy one take one. Magkano yan? 29. 29? 99. 99 dalawa. So kumbaga tag 50. Okay. Nice. Taste test. As usual, Elaine, you're my model in taste testing. Pabenta sa commenters. As a commenter. Pwede mo nang palitan si The Chewy. The Chewy Show. Delish. Thank you. Bumili din tayo ng Mr. Donut. And nag-buy ako through card kasi naka-debit card naman ako. And accepted naman siya. Versus magka-cash. Pero titingnan ko pa kung saan yung mas okay yung rate. Magka-debit card ako or yung pinapalit ko na 1.95. Yung conversion. Taiwan dollar to US to pesos. Or pesos ba yun to Taiwan dollars? Basta ganun. Nalilito ako sa mga conversion money exchange. So ngayon kailangan natin nanapin sila Lily at Claude kasi naghanap silang maupuan. Pero wala pa silang update. So feeling ko hindi pa sila makapaghanap ng maupuan. Sabi kong sinabi. Yung donut nila guys hindi hangin. Sabi ko yung donut nila hindi puro hangin. Malaman. Suwi. Ganun ang naramdaman ko sa Mr. Donut.
Ang advance naman ng Taiwan. Hello! Oh, iniskipan niya ako. Ni hao! Hehe. May mga ano dito, Taiwan specialties. Tapos, ilan dito may free taste. Yeah. The popcorn. We had a free taste there. So, itong Kuripot Traveler tip, maging tirador ng free taste. Pero may binili naman sila ilis. Tirador ng free taste, Holy Chicken. Free taste hopping. The real Kuripot Traveler. Thank you. Oh. Wow. Wow. Our Din Tai Fung appetizer. Sisye! Yes. Holy chicken. Magkano kaya siya? 155? 300 grams? This one. Let's taste this. Review? Ano daw review? Lasang? Lasang. Taiwanese chicken. Mga tirador ng free taste. So that's the ultimate Kuripot tip. Go for the free taste. Free taste shopping tayo ngayon. Shopping galore ang mga beshi ko. Pwede mag-credit card eh. Yeah. Magpapamili na ba kayo? May mga grocery para sa bahay. Oo. You are my parents. Thank you so much sa mga paayuda, my parents. Ganto pala siya. Oh. Ah, thank you. I think this is the sikat na pasalubong from Taiwan. Lagi. Ah, this one. Ito 65. Sisi. Delish. Taipei 101 is also actually a high-end shopping mall. So yung mga designer brands such as this. And I can see Louis Vuitton there. Ayan, kaya nakakita din tayo ng Chanel, there Tiffany & Co. Yep. Kung kayo po ay mayaman at may budget for shopping, especially for designer brands, Taipei 101 is for you guys. Dito naman, may pa Versace on the floor. Pang ilang floor to? On the third floor? On the fourth floor? Si Mayor Shumay. Ano ba sa'yo? Shumay? Shumet? Yung isa mas mahirap basahin. Piagi? Piaget? Comment down below. Louis Vuitton. Kaya ang hirap pag Paris guys kasi hindi ko mabasa yung mga salita. To Louis Vuitton, Cartier or Cartier? Gucci, and then Dior. Grabe na dito yung malaking designer brands. To Bulgari. So may ganun kaming challenge sa Paris before with my tita na nasa France. Challenge sa France na basahin ng maayos yung mga brands. Grabe, nandito talaga yung mga brands. I think Paris atang capital ng mga designer brands, ano? Tapos meron tayong Bulgari dito, Burberry, Dior, and Gucci, and basa din, Cartier. Okay, so dito ulit tayo sa Din Tai Fung. And wala pa rin, nasa pila pa rin tayo. And share ko lang, sana dumating yung point na hindi naman ako mahilig sa designer brands. I'm a very practical person na as long as susuot, as long as it's comfortable or decent to the eyes, okay lang. Pero sana dumating sa point in my life, in this lifetime, na makakapasok ako sa mga Louis Vuitton, ganyan. Diba, consumerism, Louis Vuitton, Dior, at hindi ko natitingnan yung price at makakabili ako ng something from these stores. So yun, umuulan ngayon, grabe! Lakas ng ulan guys, wow, parang binabagyo tayo dito. Oops, grabe.
First time natin ulanin dito sa Taiwan. We're 7078. Isa na lang. And kami na. Finally, we're here. Di pa ako nakakain ito sa Manila. So I think I'll ask my friend how this fares versus the Manila Din Tai Fung. Oh, wow. The Shaolong Bao. Sisi. I just saw nila't mga tao. So ganito daw guys, kumain ng Shaolong Bao. Bubutasan. Pinji? Ang sang step ka na. Oh my god. I tasted heaven. Wow. Nagpupumiglas yung wakop. Yung nilamdam. Sa Taiwan is Shaolong Bao. And Manila Shaolong Bao. I think Manila is at par. Manila is at par. Hindi, ang ibig sabihin, ang galing ng paggaya ng Manila. Tahimik ang mga person. The chocolate, Shaolong Bao. Wow, I love it. Wow! Pala nagpapasalamat ako, nasa Taiwan ako. Yun yung highlight. 2827. Magkano yung pesos? 2827. Ah, 5-5. Okay na. 5-5. Solid. Okay na rin yung kinain natin. Kasi, tigpa 500 lang tayo yung pesos. So, 315 Taiwan dollars. Tapos in pesos, around 560. 100. So, okay na. Sulit. Dilaw. Ito, mga ano. Mga shrimp. May... Ito, salmon. And marami talagang free taste dito, guys. Bubusog kayo. Free taste is that. So, Lily is buying pasalubong for your family? We don't know. Okay. Hindi pa niya alam kung kanino. Ito ay very Taiwan milk tea na mochi. Ito ang laman ng kanilang grocery. Ayan, meron ganun yun sa Korea. Parang sausage. And then of course, itlo din dito sa mga nuts. Kapitis na naman tayo dito ng dried pineapple. And thank you. So pwedeng mix yung order dito kapag bibili kayo. Okay. Hoarding itong besi ko. Shopping galore. Oh my goodness. Mas makakamura ka kung ang bibili mo yung maliit. Ah, okay. Oo, kasi ilalabas tayo. Shopping galore ang mga besi ko. Naka-PTs na naman tayo dito. 189 NTD. Let's taste this. Grabe naman yung daddy rin, yung pinamili nyo. Pang isang taon. Tapos biglang humaba yung pila ng super. So may discovery ako guys. Mas mura, makakatipid tayo. Kasi mas magaling conversion kapag nag debit or credit card. Versus magpapapalit ka ng pera. Pero syempre kailangan natin magpapalit. Kasi sa night market, I think may mga hindi tumatanggap. Saka yung sa mga parang maliliit na stores. Yes, correct. Don't accept credit. Pero as much as possible, if you can credit or debit card, iswipe nyo na lang. Huwag kayo makakatipid. Okay? Okay. Yung gamit ko palang bank, guys, ay GoTime Bank. So, baka iba yung conversion rate ng iba't ibang banks. Pero GoTime yung sinasabi kong 1.8 yung palitan. I think yung pinakagalante kong friends magbigay ng pasalubong, it's Elaine and Claudine. How much joy do you find in giving pasalubongs? I think that's your love language, giving gifts. Yeah, like for example, let's say I have 15,000. If I'm gonna spend it for myself, I don't want to. But if it's for another person, okay, go. Yeah. Bakit not for yourself? I don't know. I feel like sobrang, ano, parang masyado siyang magastos if it's for me or if for other people. Ang galing. Bait ni Claude. Yeah. Ang bait and generous.
How about you? How much joy do you find in giving pasalubong? Is it also your love language? Masulti ako kasi dumit ko sila. Laging may panot sa buwan. Seryoso. Sige. No, first day may pudding. Totoo. Sige, sige. Ikaw daw sasagot. Magkano yung, magkano yung love language? Give, give ba yung love language niya? Isa yun. Isa yun. So how much joy do you find in giving gifts? Kasi siguro pagka ano, nakatanggap na din ng pasalubong kahit ng mother ko, small, parang I want to reciprocate that kind of thing. That's right. Ganun yung nararamdaman ko kapag sinasama mo ako sa pagbili mo ng something. Or kung pinapatikim mo ako ng something. Thank you. It's something na dapat kong improve. May tips ako sa paglabas ng pera. Pero pili ko nasa point ako na parang priority ko now to save for the next travel. Kasi pili ko naman, hindi masusukat yung love ko for people pasalubong. Although, tama yung sinasabi mo na kapag makareceive ka ng something, it's really special. Pag yumaman talaga ako, I swear. Pero siyempre, magdadala pa rin ako ng something for my loved ones. Kanya-kanya lang naman. And siyempre, I don't think we should require ourselves to buy gifts. But it's nice to give gifts. Yay! Hindi ko nakita. So here are my friends taking a photo of the tallest building in the world from 2004 to 2010, the Taipei 101. And now it's Burj Khalifa. Oh, ang galing-galing naman ng mga kaibigan ko. Super nerdy. Mahal yan, 800 plus ata yan. Alam mo yung double decker na pang tourist? Ang ganda ng Taipei 101. I think we can take a selfie. Tada! So ayun guys, thank you so much sa pagsama sa aming adventure dito sa Taipei, specifically dito sa Taipei 101 with my friends. Ang saya mag-explore ng ibang bansa kasama mga kaibigan. So this is definitely one of the bucket list na na-check off ko sa listahan. So guys, kapag magpupunta kayo sa Taipei, pwede kayo mag-book sa Klook ng iba't ibang activities using my promo code din kasi doon kayo makakamura, Dave Gino. And ngayon, let's go na to our next destination. So this is Dave, the Puripot Traveler on Facebook. And guys, here from Taipei, let's live our best life. Shishin.